Yung mga Kirebesh, it's Megan, yung Ate Iri. Hello, hello, hello. At kung bago ka rito, please subscribe and tingin po yung notification bell para po lagi kayo updated sa mga bagong videos natin. And thank you so much! At narito ulit ako ngayon, syempre, para i-update kayo. Syempre, one day lang tinik. Hindi na ako nag-abala magpalit ng damit. Kasi wala na kasi akong time. Yung paliwanag. Meron na naman kasi kaming lakad ng aking yun pagdating niya galing work. So talaga, kailangan ko talaga isingit kayo. Kasi I miss you guys and I love you. So ito naman ang update. Ting tinatanong. Syempre, hindi ko ito nasagot kaya binalikan ko lang. So ito, part 3 ng update natin about sa pag-apply ng EPS worker about sa pag-apply ng EPS worker dito sa Korea as a factory worker, yung medical. Ano nga ba yung mga ime-medical sa'yo? Ano yung mga dapat mong paghandaan kasi ime-medical ka? So, please stay tuned and wait for Ate Iri! I'm back! So, ito na nga. Ay, nako. Ito na lang. Siyempre, ano ba yung i-check sa'yo sa medical? Matagal na, marami na ito, matagal na nagre-request. So, ito na po. Ipa-flash ko siya sa inyo. Yan. Yung mga ime-medical sa inyo. So, lagi po kayong mag-iingat, lalong-lalo na pagka sa HEPA. Kung alam nyo, mag-apply kayo sa ibang bansa or dito, o kahit saan naman, syempre, kahit hindi kayo mag-apply, kailangan ingatan nyo po yung sarili ninyo. Kasi, syempre, kahit mayaman ka, kapag yung kalusugan mo is nasa hindi magandang sitwasyon, wala rin yun. So, ang una nating pangalagaan is yung kalusugan natin. I-check dyan yung mata natin. Pero, syempre, laging may nagtatanong, kung yung malabong mata ba is po pwede. Pwede po ang malabong mata. Marami pong nakapunta dito. Basta, meron kang tamang eyeglasses na nakasuot. Yung tamang grado, meron yon. So, ayan ha. Kung malabo yung mata mo, po, pwede ka po. Tapos, lagi rin may nagtatanong, kung yung may semi-scoliosis. Semi-scoliosis. Yung asawa ko po, meron siyang semi-scoliosis. At nandito na po siya. Yung medyo nakabend ng konti yung ano, nakakurve yung ano niya, spine. Meron siya. At nandito na po siya. So, nothing to worry. Pwede siya. Huwag lang po yung slip disc. Yun, kapag may slip disc po kayo, hindi po kayo po pwede dito. So, yan po yung mga i-check sa inyo. Yung mata, yung dugo, syempre, pagka may HEPA, HIV, or yung mga iba pang ano na sa dugo. Syempre, kapag ano, hindi ka po pwede, hindi ka ma-fit to work. So, kailangan alagaan po natin yung sarili natin. Sa aming mga babae, chine-check to. Ito yung breast. Chine-check siya. Tapos, pahuba rin ka. Babae at lalaki naman pinahuhubad, pero saglit lang yon. At saka, huwag po kayong mag-alala kasi sa mga babae, ang mag-check po sa inyo is babae din. Pero sa lalaki, ang nag-check daw sa asawa ko, babae. Pero, syempre, nakakaya siya. Pero sa iba, sa mga tinanong ko, sa iba kong mga kaklase, lalaki rin naman na nag-check sa kanila. Kumbaga, timingan lang sa mga lalaki kung ang mag-check sa kanila is babae o lalaki. Pero sa ating mga babae, isa lang ang mag-check. Oo, babae din. Kaya huwag kayong mag-alala kasi nag-ano sila kasi syempre mabuborless ka. Ayun, tapos papatuwarin ka. So, natatawa ako pero sorry yan. Oo, natatawa lang ako kasi pero totoo yun. Napatutuwarin ka kasi titignan kung may almoranas ka. Oo, tapos pero sa ating mga babae, di ba kapag ka nanganak may parang konti. Okay lang yun. Oo, okay lang yun. Basta wag yung almoranas na ano, yung dahil sa pagkain ng maanghang or something na yung almoranas talagang nakabaliktad na yung puwet. Yung ano ko, sorry. May ba kami kumakain na pasintabi? Pero kasi, syempre, kailangan natin sabihin, yung anus, yung anus, kapag ka nakabaliktad na yun, syempre, hindi na talaga pwede kailan operahan na siya bago siya pumwede, parang ganun. O, tapos, yan yung sa St. Luke's, yung TB test, may TB test din siya. Sa St. Luke's or sa, ano yun, sa Makati ba yun, Makati Med? Basta dalawa yan doon lang. Ako kasi sa St. Luke's po ako, at saka yung iba ko makakasama sa St. Luke's kami. Yung ano, yung sa TB test, yun, i-check din sa inyo yun, yung TB test. Tapos, may psychological din na, ano, na exam. Yung meron dong, ano, pagdodrawingin ka.
Meron 'yon sa huli nung ano nung medical, meron doon yung psychological test, may pagdodrawingin ka. Tapos hindi ko maalala kung papaliwanag ba 'yun sa sulat o ano. Parang ipapaliwanag po rin 'yan, meron din konting essay. 'Yun ang naalala ko sa amin. Meron kami noon. Tapos yan yung sa may, syempre yung eye vision mo. Tapos sa ating mga babae, syempre kung buntis ka ba o hindi. Syempre kailangan hindi ka buntis. Oo. Pero po pwede yun kasi sa tagal nga nating sa tagal nating mga babae na maselect, minsan, karamihan pala, pwedeng, alimbawa, nag-exam ka ngayon, tapos nabuntis ka. May possible kasi na makapangalak ka muna bago ka pa-medical. Magpa-medical ulit, totoo. Pag nakapasa ka. Kasi ganyan yung sa, kasama ni Yab, yung nakapanganak na siya bago siya naselect. Totoo. Tapos yung naggagatas-gatas pa daw siya. O kaya pero at least nakapanganak na siya, kaya nang nagpa-medical siya, negative. Sa ating mga babae, kailangan hindi tayo buntis. Bago din tayo i-flight, merong uulitin yan, yung ano natin, yung bago yung flight natin, uulitin yung ano natin, yung pregnancy test. Kailangan niyan. Tapos, bukod sa mata, yung dugo, yan yung mga nakita niyo dyan sa list. Ano pa ba? Yung sa tenga. Meron dun ilalagay na parang headphone. Tapos, sasabihin sa iyo, sasabihin mo kung kanan o kaliwa, yung itataas mo kung saan mo naririnig yun. Kanan o kaliwa, ganun. Meron yung hearing test. Tapos, yung sa may yung colorblind, hindi yun nawawala. Kung i-identify mo kung ano yung nandun na figure na nakikita mo. Pero ito may tips ako sa mga colorblind. Kasi meron nakarating dito. Pero totoong colorblind siya, sabi niya. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan, pero at least nakarating siya dito. Minaster niya pala yung Uy, naku, baka bawal. Pero kasi para sa mabigyan ko ng pag-asa yung mga colorblind test na makapunta dito, minamaster yung colorblind, yung chart. O, yun yung ginawa niya. Tapos yung parating dito, ganun din yung ginawa niya kaya siya nakapasa sa exam. Ngayon, titignan natin kung makakarating siya dito. Kapag ka nakarating siya dito, siya yung interview natin about sa colorblind, kung makakalusot ba talaga. Okay, mga yan. Pero kasi napakahigpit talaga dito ng colorblind. Oo. Kasi nga, parang, hindi totoo kasi delikado siya, lalo na pagka sa wiring, yung hindi mo makikita yung difference ng kulay. Oo, kaya delikado siya. Pero kung syempre, para sa ating mga kababayan, para makapuslit. Joke! Hindi, I love you guys! Oh, sorry, sorry, sorry. Hindi kasi talaga, kumbaga, kahit colorblind sila, ginawa nila ng paraan kasi gusto talaga nilang pumunta dito at nandito na nga sila. So, wag lang may... Hindi ko na mabagatin yung pangalan, friend namin siya. Ayun nga, at ano pa? At yung syempre yung chest, yung sa baga. Yun, i-check din yan kung may tama yung baga mo o kung wala. Pagdating dito, yun din yung mga i-check sa'yo. Yung ganun din, yung pagdating mo dito. Kasi pagdating mo dito, paglapag na paglabag mo pa lang, hindi ka pa makakaihi. Sa amin, nung time namin, yung paglapag na paglabag, talaga kami, medical talaga kami lahat. As in, kung ano yung dating mga inano. Pero hindi na kami pinatuwad pala dito. Pinatuwad talaga. Wala na tuwad-tuwad dito, dyan lang sa Pinas. Dyan may tuwad-tuwad dito. Ang dito may na-check dito yung kung colorblind ka, kung sa dugo mo, kinuha talaga, Diyos ko, ang dami nila kinuha dito, ganito kataas, inubos nila yung dugo ko. Masakit yun, oh. Yun, yung dugo, yung chinek dito, yung, ulitin ko, yung sa colorblind test, tapos yung sa mata mo, yung may chart, sasabihin mo doon kung ano yung nakikita mo, kung E, kung bilog, or 1, yung number, or 2, yung mga ganun. Yun yung, yung mga test dito. Na meron din naman doon sa Pinas. Yung ngayon, pinalash ko sa inyo, yan yung mga result. So, yan yung mga kinuha sa kanila na paghahandaan ninyo. Siyempre, unang-una, mag-ingat kayo sa HEPA. Yung huwag kayong kain ng street foods. Totoo, masarap yun. Favorite ko kayo. Yun yung isaw. Kaso nung, pinagbawalan talaga ako ng asawa ko kasi nga, siyempre, ang dami ko nang pinagdaanan tapos may HEPA lang ako, di ba? Kasi maraming ganun yung mga nakapasa. Tapos pagka-medical nila, bagsak kasi may HEPA. Yung iba naman nakuha sa tattoo. O may kaklasa akong ganun. Kasi hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pero magaling siya sa hanggul. O, nakapasa nga siya. Tapos with the highest score. Kaso nakapasa man siya with the highest score. Pero dahil sa HEPA, hindi siya nakapunta dito. Tapos yung may scar, bawal ha. Bawal. O yung may scar sa baga. Hindi talaga po pwede.
Tapos, yun yung mga ano, yun yung mga medical sa amin. At saka yung iyan yung mga ipa-flash ko sa inyong ano na yan, yung bago lang yan, ngayon lang yan ano yung pwede ko ba sabihin ko kanino medical yon? Hindi, basta bago lang yan, baka mamaya magalit sa akin, di ba? Medical, mga ano naman yan, clear. So, sige, sabi ko na nga kay Nelmar yun. Ay, Nelmar! Sabi niyan siyan yan, sa pinsan niya ng asawa ko. At lahat naman niya, syempre, negative siya. So, yan yung medical niya. So, yan, kukuha lang yan. So, yan yung mga i-check sa inyo. Sa lalaki, di ba kami, di ba papatuwarin ganyan? Saan titignan kung may, ano, kung may, sa lalaki, titignan kung may luslos. Oo, sabi niya, nitingnan talaga kung may luslos. Yan yung katotohanan nun eh. Kaya sinasabi ko kasi yun yung gusto niyong makuha, di ba? So, sana nabigyan ko kayo ng information na kailangan ninyong makuha about sa pag-a-apply dito sa Korea. At sana na-update ko talaga kayo. At kapag may update pa tayo, right away, sabihin ko sa inyo kung iba, ilalive ko na para hindi na-i-edit. Basta yun, i-update ko kayo talaga. So, please, mag-ingat po tayo sa ating mga kalusugan. At lalong-lalo na kung nagbabala kayo na mag-apply dito sa Korea o sa kahit saan man. O syempre, kahit hindi ka mag-apply, ingatan mo pa rin po yung kalusugan mo kasi syempre, health is wealth. Natotoo yun. At syaka, ano pa ba? Wala na akong masabi. yun lang. At sana guys, nga pala, kung meron po kayong kakilala na katulad ninyo na mag-apply dito sa Korea, malaking tulong po kung i-share niyo ito sa kanya para syempre malaman niya rin kung ano yung i-medical sa kanya, kung ano yung i-check sa kanya para mapaghandaan niya rin. Pwede niyo po itong i-share sa kanya sa mga kaibigan ninyo na alam niyong pupunta dito para ma-inform din sila. So guys, yun lang po at maraming salamat. Lagi ko pong sasabihin sa inyo, hindi ko po makakalimutan. When you believe, pray for it. And do it. Okay, see you guys.